So, hello mga apo. Charot. So, welcome guys sa ating pag-cook show. Yes, mag-cook muna tayo ngayon, ha? Magluluto to tayo ng tinolang manok. Since it's very cold, char. Magluluto tayo ng tinolang manok, no? Para naman masabaw-sabawan tayo. Kasi kahit naman papaano, kahit laging hindi tayo nadidiligan, kailangan pa rin natin maging masabaw. Para pag may dumating. Para pag dumating, yung magsasabaw sa atin, basta, usapang sabaw. And yes, magluluto tayo ng tinolang manok na sobrang special. Special because gawa ko yan. Char. So, syempre, maghihiwa muna tayo ng luya, sibuyas, na napakamahal. At nga pala, special kasi syempre mahal. Pero ginawa ko yung 1/4. 1/4 lang inano ko dyan na kamatis. So, bali, benching ko yan ang isa. So, ginawa ko mga 7 pesos na. So, ayan, kung natataka kayo, bakit ako nasa loob? Nagluto, hindi ako doon sa labas. Just because, naubusan ako ng gas, mga idol. Naubos yung gas ko. Pero yung gas ko ay, tumagal siya ng 4 months. Yes, 4 months. So, hindi na lugi, no? Yung halagang 1,124. So, tumagal ng 4 months. Okay, and good thing talaga, mga ludes, mga ludi ko, na mayroon akong butin. So, kung hindi nyo alam mo anong butin, basta hindi ko rin alam yan. Basta yung ano yan, affordable siya, na pwede siyang madala pag-travel, in case, in the future, di ba, pwede akong mag-travel tour sa inyo dito. So, yung gagamitin ko yan. Ayan. Tapos, naguguluhan pa ko dyan sa butin na yan kasi hindi siya gumagana sa akin. And yung aking videographer, yan yung nagturo sa akin. At siya pa yung nag-open kasi sanay siya dyan. Yung aking Junax. So, ako hindi ko alam. Medyo nag-aaway pa kami dyan kasi nga natatakot ako ba kung may sumabog. My God. So, yan. Siya, syempre, pinaano ko. Survives nila na rin, no? Binagkaano sa anak yung ano. Kasi natatakot ako talaga. Kahit, basta natatakot ako. So, yan. Syempre, pag siya, may hila ko siya if ever na anong mangyari, if ever happens na ikakaiba. Char. O, di ba? Takot ako sa mga ganyan. O, ayan. O, di. My God. Biglang sumabog. Takot ako siya. O, ano, hindi. Sanay siya dyan. Kasi nga, yung bago ako dumating dito, yung tinirahan niya, yung dun sa pinsan niya, mayroon din ganyan. So, sanay siya dyan. Eh, ako kasi natatakot ako. Amazed na amazed siya dyan sa ginawa kong sinaob ko yung kawali. Amazed siya dyan. Sabi niya, magic. Buwang. Mana sa nanay yan. Buwang. Itong videographer ko, ang gulo ng camera. Hindi ko malaman kung saan ba talaga siya magkakamera. Ang ingay namin dyan kasi iba yung finofocusan niya. Sabi ko, focus niya doon sa ginagawa ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung maasahan ko ba ito mag-videographer sa akin. If ever na mag-aya ako mag-travel kaming dalawa, mag-camping sa labas. Pero ayan, layo na ng kwento ko. Nagpainit na nga pala ako ng kawali, tapos nilagay ko na yung mantika, and makikita niyo naman yung ginagawa ko, napaka basic na pagluto ng tinolang manok. Simple lang yan syempre, kasi kaming dalawa lang naman ang kakain, pero nga sabi nila, pag kayo daw pamilya, gawing special, more masarap, more whatever. Basta pag kami lang, simple lang naman, hindi naman masyadong arte-arte. Gisa, tamang gisa lang. Tapos, ilagay na yung mga dapat ilang kayo. Yun lang. Bakit pa ba maging arte yung sibuyas, mahal ngayon sibuyas. At yun nga, pag nakita nyo na golden brown na yung ating first sangkap, bawang sibuyas, luya, ilagay natin yung manok. Feeling expert. Yes, ilagay natin yung chicken, yung ilang pirasong chicken. At antayin din natin siya mag medyo brown-brown para mawala yung lansa. Andagdagan mo na rin ng asin, salt, di ba? Asin, tapos para habang pinapakatas mo siya, maglasa na siya. Lagyan mo na ng asin. Kahit asin lang, syempre. Ayun, so haluin lang, ganyan. Para mapantay yung pagka-prito ng konti or pagka-brown-brown. Maluto siya ng konti, matanggal yun lang sa. And after nun, habang inaantay ko siya medyo maluto sa gisa,
inano ko na yung dahon ng sili. Namiss ko yung dahon ng sili kasi ang nilalagay namin dyan lagi is malunggay. So, namiss ko yung dahon ng sili for a change naman. For the... Ayusin mo yung pag-voiceover mo may. Ayan, for a change, ginawa kong dahon ng sili naman. Kasi namiss ko siya, promise. Mga 100 years at ako hindi nagagamit ng anong dahon ng sili. So, mabuti na lang pagpunta namin ng palengke, sakto meron dahon ng sili. Mapulit-ulit. Ayan, so tinignan ko naman kung sunog na ba. Ayan, di pa naman masyado. Haluin lang natin ng konti. Baka kasi masunog. Ayan, para hindi magamay sunog. Ilang piraso lang talaga yan. So, tigi-isa lang kami. Si Aston, si Mingming sa akin, sa Junax ko. Ayan, binilang ko pa talaga kung tigi-ilan kami. Actually, dalawa sa akin, dalawa sa anak. And pagkatapos na, ilagay nyo na yung sayote. Ayan, sayote nilagay ko, hindi yung papaya. Sabi ko nga, kung ano yung hindi nabibili dito sa amin, binili ko na yan ngayon. Sayote, kasi wala kami tanong na sayote. So, papaya kasi marami sa kapitbahay. Ayun, so, pagkalagay ng sayote, lagyan nyo na ng tubig, ng isang balding tubig. Ayan. Yung cup ko na, kasya ang dalawang cup din. Basta, syempre, nagpapasabaw tayo, inidamihan ng sabaw. Joke lang. Tama-tama lang, syempre. Huwag masyadong magpalabis. And after that, habang inaantay kong kumulo yung ating tinulang manok, hinugasan ko na rin yung isda na napaka-fresh. Fresh pa yung hasang. Fresh pa sa hasang ko. Charot. Ano siya, galunggong na medyo maliit. Sa Bisaya, ang tawag dyan is basnig. Dito lang ako nakarinig ng basnig. Pero sa amin, sa Leyte, galunggong din naman talaga yan. Galunggong na medyo maliliit lang. Yan ang gusto ko sa galunggong. Lagi kong binibida sa inyo na ayaw ko ng galunggong na malaki. Gusto ko yung ano lang, isang dangkal lang, yung maliit lang. Kasi naandun yung masarap sa maliit. Char. Oh, yun. Tapos yan yung sa ano, sa Tagalog matambaka din yan. O dito sa Bisaya matambaka din yan. So bumili ako niyan, fresh na fresh, no. Yan ang pinag-aiba ng isda dito tsaka sa Maynila or sa ibang ano. Kasi fresh na fresh. Fresh siya. Fresh pa siya sa anong. Basta yun na. Fresh. Char. Ayun. So, hinugasan ko siya. Tinatanggal ko ng... Tinuturuan ko yung aking videographer dyan. Actually, yung anak ko yung ano. Kasi minsan, pag inutusan ko siyang tanggalan ng hasang, anong ginagawa niya? Tinatanggal niya yung ulo. Putik. Tinatanggal niya yung ulo. Tapos yun siya nawasak. Nawasak. Kaya sabi ko sa kanya dyan, tinuturuan ko siya na ayusin niya yung... pagtrabaho, tingnan niya ako kung anong ginagawa ko, di ba? Ayun, tapos, after that, tingnan ko lang kung kumukulo na ba ulit yung ating tinulang manok, at mukha naman siyang masarap na. Mukha ano? Mag-uho kayo, mukha siyang masarap, di ba? Mag-comment kayo dyan, mukha namang masarap, di ba? O lagyan niyo, burburan niyo ng magic sarap para maging mas sumarap. Ayan, dapat konti lang kasi pag dinamihan niyo, baka makalbo kayo. So, kunti lang ilagay yung magic sarap para lang medyo magkalasa kasi may asin na siya. So, ang gusto ko kasi sa tinula, yung medyo matamis-tamis na nalalasahan ko yung gulay, hindi yung nalalasahan ko yung alat, yung magic sarap. Gusto ko yung matamis-tamis. And that's it. O, di ba nakita nyo? Masarap siya, di ba? Masarap, di ba? Mag-comment kayong masarap ha? Huwag nyo sabihin hindi. Basta masarap siya. Sa pilitan. Oh, di ba? Yum. So hinalo lang natin 'yan. Antayin ko ulit na kumulo para lumambot yung sayote. And that's it. Kain tayo, mga idol. Nagtatalo pa kami diyan. Bye. Thank you.